Good day everyone! Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa po ay patuloy kayong gabayan, pagpalain at ingatan ng Panginoon at mamuhay kayo ng may kapayapaan at pag-ibig sa inyong mga puso. Tayo po ay mag-aral po ng salita ng Panginoon at ang atin pong topic ngayon ay akin pong pinamagatang Learn to Forgive. Tayo po ay matuto magpatawad. Amen po. At matatagpuan po natin ang ating verse na ito mula po sa aklat ng Kolosas, chapter 3, verse 13. Ito po ang sabi ng Biblia, magpasensya kayo sa isa't isa kung may hinalakit kayo kaninuman. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen po. Ito po ang sabi ng Biblia, kung tayo na po ay may hinalakit sa isa, tayo po ay matuto na umunawa, tayo po ay matuto magpasensya sa isa't isa at higit sa lahat, patawarin po natin ang lahat ng mga nagkasala sa atin sapagkat yun po ang utos ng Panginoon. Napakasarap po kapatid sa pagkaramdam kapag ikaw ay walang kagalit, kung wala kang hinalakit sa iyong puso, wala kang pukot, napakasarap po mamuhay ng may kapayapaan sa ating mga puso sapagkat yun po ang nais ng Panginoon. Kung sakaling mayroon man po tayo kasama, mayroon man po tayong kasama sa bahay, kasama sa trabaho, kung saan man po tayo naroroon, kung tayo po ay may galit sa kanya, o matuto po tayo magpatawad. At kung may sakaling mayroon man po siyang konting pagkakamali, ay patawarin po natin siya. Yun po ang nais ng Panginoon sa atin, na matuto tayo magpatawad at higit sa lahat tayo po ay magpakumbaba. At may mga halimbawa po ang Biblia, sabi ng Panginoon dito sa aklat ng Mateo, chapter 6, verse 14 and 15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen po. Malinaw po na sabi ng Biblia na kapag tayo po ay manalangin, halimbawa na lamang po, madalas lagi na tayo nananalangin, Lord, patawarin niyo po ako Panginoon sa lahat ng mga kasalanan. Lagi tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga panalangin, lagi tayong humingi sa Diyos na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kung sabi ng Biblia, hingi kayo ng hingi ng kapatawaran sa inyong kasalanan, kung hindi niyo naman pinapatawad ang mga taong nagkasala sa inyo, ay hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. So yan po ang pinakamahalaga. Bago po tayo humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan sa Panginoon, unang-una po, bago po tayo lumapit sa Panginoon, ay napatawad na po dapat natin ang mga tao na nagkasala sa atin. Hindi po tayo kalulugdan ng Diyos. Kahit anuman po ang panalangin natin, kahit lumuhod ka pa dyan maghapon, kahit umikot ka dyan maghapon sa simbahan, anong gagawin mo? Kung mayroon ka pang kagalit, may puot, kung hindi mo pa na-release, kung hindi mo pa na-alis yan, yung puot o galit sa iyong mga puso, yung panalangin po natin na humingi tayo ng forgiveness sa Panginoon, hindi po tayo patatawad, mapapatawad. Kasi malinaw ang sabi ng Biblia, hindi rin patatawarin ng Diyos, dito po, ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen po. Tama po yan ang sabi po ng Panginoon, kapag hindi po natin patawarin ang mga tao na nagkasala sa atin, hindi rin po tayo patatawarin ng Diyos. So yun po, gusto po kasi ng Panginoon na maging maayos po ang ating kalagayan. Gusto po ng Panginoon na wala tayong kagalit, wala tayong kaaway. Napakasarap po ng pakiramdam kapatid kapag mayroon kang kapayapaan sa inyong mga puso. Kapag totally forgiven na yung lahat ng mga tao na may atraso sa iyo, lahat ng tao na dati kinamumian mo, kinagagalitan mo, lahat ng mga tao, alos isumpa mo na, ay kung ito ay na-release mo na, nakapag move on ka na, totally forgiven na sila, napakasarap po sa pakiramdam mga kapatid kapag napatawad na po natin ang mga tao na nagkasala sa atin. Masarap po, grabe po ang blessings ni Lord. Tuloy-tuloy po ang pagpapala ng Panginoon kapag wala na po tayong kaaway, wala tayong kagalit, pag totally forgiven na, wala na pong hindrance o hadlang para yung blessings ni Lord ay hindi natin matanggap sapagkat po yan po ang promise ng Panginoon. Yung mga tao po na undeserving, yung mga tao po na hindi karapat-dapat mahalin, mahalin po natin. Maging sa ating kaaway, tinuturuan din ng Panginoon na kahit ang kaaway ay mahalin natin. Ay kung hindi po tayo marunong magpatawad, sabi ng Panginoon, hindi rin kita patatawarin. Amen po. Yan po ang nais ng Panginoon. Matuto tayong magpatawad. At sabi ng Panginoon, kung ang mga minamahal lamang ninyo, ang inyong minamahal din, ano pang gantimpala ang inyong matatamo sa langit? Ano pang gantimpala mula sa Diyos ang inyong tatanggapin kung ang inyong pinakikisamaan ay yung mga minamahal nyo lang, yung mga gusto nyo lang pakisamaan, yung nais nyo lang pakisamaan, yung nais nyo lang mahalin ay yung gusto nyo lang mahalin. So, wala kang reward na matatanggap mula sa Panginoon. Ang secret dyan, ang sekreto dyan para pagpapalain ka ng Panginoon,
mahalin mo yung mga tao na hindi ka dapat mahalin. Diba? Sabi nga ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. So, napakahirap po gawin nun, pero dapat po natin gawin upang yun po ang utos ng Panginoon upang tayo po ay pagpapalain. Kasi yun po ang gusto natin, pagpapalain tayo. So, matuto tayo magpatawad. Patawarin po natin ang ating kapwa upang tayo po ay patawarin din ng Diyos. Amen po. At meron pa pong example, ang aklat po ng Lucas, chapter 17, verse 3 and 4. Sabi po ng Biblia, kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya ay magsisi, patawarin mo. Kung pitong ulit siyang nagkasala sa iyo sa maghapon, at pitong ulit din lumapit sa iyo at sabi niyang nagsisi ako, dapat mo siyang patawarin. Sabi po ng Biblia. So, maaari po, meron kayong kapatid, maaaring kapatid, ang tinutukoy ng Bible dito, maaaring kapatid natin sa literal, sa laman, o kapatid natin sa Panginoong Hesukristo, o kapatid sa pananampalataya. Kung maaaring siya man po ay nagkasala o nagkamali, maaari po nating pagsabihan. Pagsabihan po natin na mali ang kanyang ginagawa, wag po natin siya itolerate. Kung sakaling lagi niya itong ginagawa, nagkakamali siya, nagkakamali ng ginagawa, lagi siyang nagkakasala at igit sa lahat, nagkasala siya sa iyo, at kung siya po ay humingi ng tawad at magsisi siya sa kanyang kasalanan, sabi ng Panginoon, kahit 7 beses po siyang nagkasala sa loob ng maghapon, patawarin po natin. So, sabi ng Panginoon, 7 times. Wala naman po yata ang ganun tao na laging gumagawa ng masama sa iyo 7 times. Maring 1 beses o 2 beses. Sabi ng Panginoon, inutusan niya tayo na patawarin. So, ibig sabihin po, unconditional yung love dapat na pinapakita natin sa ating mga kapatid sa Panginoon. Hindi lamang po sa kapatid natin sa laman. Maari po, ito ay maari sa kapatid sa pananampalataya. So, sabi po ng Biblia, matuto po tayo magpatawad sapagkat kayo ay pinatawad na ng Diyos. So, dahil kayo ay pinatawad na ng Diyos, dapat ay marun rin kayo magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa inyo. At ang sabi po dito sa aklat ng Efeso, chapter 4, verse 31 and 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit, sabi po ng Biblia. Huwag na kayong mabubulyaw, mandalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, magiging mabait kayo at maawain. At maunawain kayo, magpatawaran kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen po. Yun po ang sabi ng Panginoong Hesukristo na alisin na po natin ang sama ng loob, galit at hinanakit. Kung maliit na bagay lang naman ang ginawa sa atin ng ating kapwa, unawain na lang po natin. Patawarin na lang po natin. Magpakumbaba po tayo. Walang masama ang magpakumbaba sapagkat sabi po ng Biblia, ang nagpakumbaba ay tinataas ng Diyos. Ang nagmamataas ay binababa ng Panginoon. So galit po ang Diyos sa mga taong mayabang at mapagmataas. Tandaan po natin, pag tayo ay mayabang at mapagmataas, binabagsak tayo ng Panginoon. So mas matuto po tayong magpakumbaba. Yun po ang nais ng Panginoon. Alisin na po natin ang puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw. Yan po, huwag na kayong mambubuli. Sino bang mahilig mambubuli dyan? Masama po yan. Nasa Biblia po. Masama po mambubuli. At sa halip, maging mabait kayo at maawain. So, sabi ng Panginoon, huwag kayong mambubuli. Maging mabait kayo sa isa't isa. At iwasan po natin manlalait at manakit ng damdamin. So, ito po ang simula ng away. Yung panlalait, pang-uukray. So, madalas po ito sa atin pag nagbibiruan. Lagi tayong nag-uukrayan. Lagi tayong nambubulyaw, lagi tayong nambubuli. So, masama po ito, sabi ng Panginoon. Huwag niyong gagawin ito. Hindi kayo kalulugda ng Diyos. Hindi niya kayo pagpapalain. Kaya magtataka kayo bakit ang bigat ng grasya sa inyong buhay. Puro na lang problema, puro na lang pasakit ang inyong naranasan araw-araw. Hindi pa nga tapos ang isang problema, may problema naman. Sapagkat ito po, sabi ng Biblia, iwasan niyo ang mga ganitong gawain. Gaya ng panlalait, pananakit ng damdamin sa kapwa, pagiging pambubuli. So masama po ito. Paparusahan kayo ng Panginoon dito pag ito lagi ang ginagawa ninyo. Kaya mabigat ang blessings. Dahil ito yung mga bagay na ito, ayaw ng Panginoon. Kaya sabi niya dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob. So kung meron tayong hinanakit, hindi tayo makapag-move on. Hindi tayo makapamuhay na may kapayapaan kung tayo may kagalit. So alisin na po natin ang mga ganitong mga attitude, ang ganitong mga gawain, pandalait, pambubuli, pananakit ng damdamin, mapagmataas. Yan po ayaw ng Panginoon. Sa halip, sabi ng Panginoon, maging mabait kayo at maawain. So yun ang gusto po ng Panginoon, maging generous kayo, magkaroon kayo ng pusong mabait sa isa't isa, mapagmahal, yan ang nais ng Panginoon, at magpatawad kayo sa isa't isa. So yun ang po nais ng Panginoon, matuto tayong magpatawad
sapagkat pinatawad na kayo ng Diyos dahil sa inyong Panginoong Hesukristo. Yun po sabi ng Biblia. Nawa po mga kapatid, ang atin pong pinag-aralan ngayon ay nakakuha po tayo ng kahit kunting aral po, at yun po ang mensahe ng Biblia na matutupo tayo magpatawad, at higit sa lahat tayo po ay matutong magpakumbaba at mamuhay tayo ng may kapayapaan. Mas masarap po sa buhay natin, wala tayong kagalit, wala tayong kaaway, tayo po ay may kapayapaan sa ating mga puso, at higit sa lahat, tayo po ay magiging mabait, maawain, maunawain, at higit sa lahat, mapagmahal. Yan po ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Kaya nawa ay patuloy kayong pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Jesucristo. God bless everyone and see you on my next vlog. Bye!